namin sino, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba pong Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay mag-ipon at sabayin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain yun. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloobong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sa sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelek at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion, kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paruroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos
ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan nang anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha ninyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa, sana nga gugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari, ang Diyos na poon, nabubuhay lagi, ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. O, palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayong araw-araw kahit mahalang bilihin. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tignan mo ang iyong katabi. Huwag akong tignan mo. Okay, walang katabi eh. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, I love you. Yung iba dyan sumimangot. Yung iba dyan, nagsalubong ang kilay. Bakit mo ko sasabihan ng I love you? Sino ka ba para sabihan ako nito? No? Sapagkat sa ating mabuting balita, napaka-simple ng mensahe ngayon. Subalit napakalalim ng hamon para sa akin at para sa ating lahat. Bakit? May nagtanong kay Jesus, ano po ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos at ano? Ibigin mo ang kapwa. Tama po ba? Kulang. Ibigin mo rin ang iyong sarili, no? Sapagkat napakalinaw na hindi mo pwedeng ibigay kung ano ang wala ka. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi nyo. Sabi mo, I cannot give what I don't have. Yan, no? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoong Jesus, sa 10 utos ng Diyos, yan ay nasasummarize sa 4 na letra. L-O-V-E. Ano po yun? Love, no? At yan ang ini-emphasize ng Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat sa simula't simula pa, pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo umiiral. Amen? Nilikha ng Diyos ang mundo dahil sa pag-ibig. Sabi niyo, pag-ibig. Nilikha ng Diyos ang tao dahil sa? Nilikha ng Diyos lahat ng mabubuting bahay dahil sa? Hindi ba? Subalit ang tao, gusto niya ganito. Ganito, ang daming mga sinasabi. No? Pero pwede ba natin itong padaliin eh? Pag-ibig. Subalit merong napakalalim na hamon. Bakit? Sapagkat kailangan kong ibigin ng Diyos, ibigin ko ang aking kapwa. Ay, paano mangyayari yun, Father? Simulan mo munang ibigin ang aking sarili. Kaya ay gagamitin ko sa 4 na letra. Sabi mo'y, akap. 1, 2, 3. Mahina. Mas malakas. Ano yung akap? A, ako. Sabi mo, ako. Mamahalin ko ang sarili ko. Yan. Sapagkat tandaan ho natin, ang ating mga katawan, ang templo ng Espiritu Santo. At kung ito yung templo ng Espiritu Santo, aalagaan natin ito at mamahalin natin ito sa tama. Kasi merong maling pag-ibig. Bakit? Father, mahal ko ang sarili ko, magiinom ako. Huwag kang lalapit sa akin. Tutuktokan kitang isa. Hindi mo mahal ang Father, mahal ko ang sarili ko. Kaya marami akong mga minamahal na tao, inaanakan ko. Halika dito, ibibitin kita pati warik. No? Mali eh. Kailangan ng pagmamahal sa sarili ay naaayon kung paano itinuturo ng Diyos. Kung paano nating mamahalin ang ating sarili sa tama. Ano yun? Matulog ka ng maaga. Huwag ka magpupuyat. No? Huwag kang kain ng kain ng taba, baka ikaw ay ma-high blood. Huwag kang kain ng kain ng matamis, baka ikaw ay ma-diabetes. No? Alagaan ang ating sarili. Mahalin natin. No? Sa sarili natututunan, no? Kapag ang sarili natin ay natututong magmahal, susunod ay, letter K, anong K? Kapwa. Sabi mo, kapwa. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo katabi mo. Yan ang kapwa mo tao. Yan, no? Kapag ikay marunong umibig na sa iyong sarili, meron ka nang maibibigay sa iyong kapwa.
Kaya napakahirap kapag sinabi sa inang tao, mahal kita, pero hindi mo naman namahal ang sarili mo. Anong ibibigay mo? Sakit ng ulo. Hinanakit. No? Sapagkat kapag marunong tayong magmahal sa kapwa, hindi na natin mahirap mahalin ang Panginoon. Kaya A, K, nilagyan ko ng A, at Panginoon. Sabi, mahalin natin ang Panginoon. Sabay-sabay. Bakit? Kapag tayo'y nagmamahal ng ating kapwa, hindi yung mukha ng kapwa natin ang nakikita natin. Ang nakikita natin ay ang mukha ng Panginoong Hesus Nazareno. Amen? Nakikita ko ang mukha ng Diyos sa bawat isa. Nakikita ko ang kanyang napakagandang larawan na tayo ay kawangis, no? Kamukha ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo ulit. Tingnan yung katabi nyo. E yan ang mukha ng Diyos, no? Kaya mamahalin mo yan, no? Tingnan mo yung unang pagbasa, napakaganda. Bakit? Ito'y kwento ni Noemi at ni Ruth, no? Sapagkat anong bungad sa atin, si Noemi mayroong dalawang anak na lalaki at sila'y nagsipag-asawa. Subalit na matay pareho ang anak niyang lalaki, no? Si Olga at si Ruth, no? Anong sabi ni Noemi? Bumalik na kayo sa inyong mga lugar, no? Kasi wala na kayong obligasyon sa akin. Wala na akong anak. Si Olga umalis. Pero si Ruth, no? Tandaan nyo, si Ruth hindi siya Israelita. Moabita siya. Kumbaga, hindi niya kalahi si Noemi. No? Si Noemi ay isang Israelita. Pero si Ruth hindi. Pero anong sabi ni Ruth kay Noemi? Huwag mong naising lisanin kita. Huwag mong sabihin iiwan kita. No? Kung saan ka pupunta, pupunta ako kasama mo. Kung saan ang iyong bayan, yan ang magiging bayan ko. At kung sino ang magiging Diyos mo, yun ang magiging Diyos ko. Ipinakita dito ang dalisay na pag-ibig ni Ruth, no? Na yung isinantabi niya ang kanyang pagiging Moabita, sapagkat yung pag-ibig ang nagdala sa kanya na ituring si Noemi, hindi lang biyanan niya, hindi lang isang tao na nagbigay sa kanya ng anak para maging asawa niya, hindi niya tinuring na maging iba si Noemi, tinuring niyang bilang tunay na ina si Noemi. Bakit? Sapagkat pag-ibig ang nagtulak kay Ruth para mahalin si Noemi. Ang daming nagagawa ng pag-ibig. Yung mga imposible, nagiging posible. Why? Because sabi nga ni St. Maximilian Kolbe, love is a great force. Sabay-sabay nga tayo. Love is a great force. Mas malakas! At yan ang ating tatandaan sa ating mabuting balita. Kung tayo'y nagmamahal sa Diyos, kung tayo'y nagmamahal sa kapwa, kung minamahal natin ang ating mga sarili, ito ang magiging simula ng magandang pagbabago. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay mag-uugat sa pag-ibig. Paano mangyayari yan? Akap, ako, mahalin ko ang sarili ko. K, kapwa ko tao. Pag marunong na akong magmahal sa aking kapwa, sa aking sarili, hindi na mahirap sa akin mahalin ang aking kapwa. At P, AP, at Panginoon. Bakit? Sapagkat kung marunong na akong magmahal sa aking kapwa, hindi na mahirap sa akin mahalin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat sa bawat isang nariritong nasa loob ng simbahan, sa bawat tao nasa labas ng simbahan, sa bawat tao na nasa aking paligid, hindi lang mukha ng taong nakikita ko, kundi nakikita ko ang napakamaganda, napakaamo na mukha ng Panginoong Diyos, ang mukha ng Poong Hesus Nazareno. Amen? Kaya nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa,
Nawa sa ating pamimintuho sa mahal na pong Jesus Nazareno, itong ating hihilingin. Samahan niyo ako manalangin, Panginoong Jesus Nazareno, bigyan niyo ako ng biyaya na ako bilang iyong deboto ay lumaki, lumago, at mamunga sa pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagtitipitagan sa ating mga sarili. Panginoon, umudlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway darin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagpawang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna, sa itaasan, pinagpala paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa muling pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa lahat patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katawan na doon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nazareno.
Nazareno. Announcement. Pinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay po nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung hatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingin ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo.